Welcome back, mga Kaltap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga Kaltap. Ito yung mga kaganapan po sa social media, mga Kaltap. Ito yung kay Alden Richards, na kung saan nga po talaga mapapaisip po kayo. Hindi po ba? Tulad nito, mga Kaldab, pansinin nyo, yung suit na naman po ni Mengay, di po ba? Balot na balot si Mengay hanggang sa chinelas niya. O sa, kumbaga sa suit niyan, sandals. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito, mga Kaldab, para lang po sa kaalaman ng lahat. Na talagang pabago-bago po nga ang mga update ni Mengay. Ibig kong sabihin, yung mga OOTD niya, marami kayong mapapansin, marami talaga kayong mapupuna. Di po ba, may araw na talagang sexy siya, may araw naman po talaga na balut siya. Doon pa lang may maline, no? Gaya nga po ng mga sinasabi natin, gaya nga po ng pinapaliwanag natin dito po sa channel ni Mr. Destiny. Kung ano lang naman po ang latest, kung ano lang naman po ang trending, doon lang naman po tayo. Di po ba, sa dami po ng mga taong nagmamahal, sa dami po ng mga taong nag-aabang lagi dito po sa channel ni Mr. Destiny, eh kita nyo naman po, di po ba? Tapos sasabihin nila, hindi, fake news ka Mr. Destiny, lahat ng mga update mo hindi totoo. Pansinin nyo po, mga Kaldab, siguro naman po nakikita nyo naman po at napapanood sa social media yung mga nagiging komento. Nakakaiba nga po si Main Paul Carson at si Richard Paul Carson. Di po ba? Pero wala eh. Nandun tayo sa point, mga Kaldab, na magiging delulu lang tayo, magiging kulto lang tayo kapag binabato natin sa mga bagay-bagay na ganyan. Di po ba? Ngayon pa uwi na nga po raw si Alden Richards. Marami na po komento, hati na opinion ng mga ilang netizen. Marami nagsasabi na kumbaga paparating na nga po daw si Alden Richards at kahapon pa po raw umalis. May mga point naman na kumbaga hati rin ang opinion ng iba na si hindi naman kasama doon si Alden Richards. Di po ba? Post lang yon na kung saan eh uuwi na sila sa Pilipinas. Well, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na may kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya tayong opinion. Kahit sabihin po nila na hindi na pupunta ng South Korea si Alden Richards, mga Kaaldab, eh mapapaisip po talaga kayo. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, napakarami po nating update na ibabato po sa inyo. Mga kaganapang mapapaisip naman po kayo. Di po ba? Sa ngayon, mga Kaaldab, lagi na lang po tayong kukuha ng mga update na kung saan umaayo naman po talaga sa atin. Di po ba? Na eto na nga po yung kasuotan ni Mengay at yung mga kaganapan po kay Alden Richards. Tignan natin kung dito nga po ba sa Pilipinas ang tuloy ni Alden Richards o may dadaanan pa. Ngayon malalaman natin kasi pauwi na nga po raw sila. Hindi natin alam kung mag-i-stop over na nga po si Alden Richards at tutuloy na nga po ng South Korea. Kasi wala naman pong update ngayon kahit kay Mama Ten, di po ba, kahit kay Risa. Nakakatuwa lang po, mga Kaldab, na talagang mapapansin nyo yung mga kaganapan, di po ba. Tapos si Mengay, mamaya na naman, ang post na naman yan sa 8 Bulaga. Hindi natin alam kung bakit po ba 8 Bulaga lagi ang pinapost niya. Di po ba, at bakit ang OOTD niya ngayon eh kakaiba kesa sa OOTD niya na talagang pinagpepiestahan. Doon pa lang may mali na, no? Doon pa lang masasabi nyo na iba na si Mengay kasi. Iba na yung mga ganap niya. Iba na yung mga galawan niya. Mapapaisip ka na lang sa kanya. Hindi mo alam kung ano nga po ba tumatakbo sa utak ni Main Paul Carson. Hindi po ba? Although wala naman po talagang kumbaga yung ibig kong sabihin, wala naman po talagang kila. Ibig, ano ba yan, Mr. Destiny? Ibig kong sabihin, hindi naman po si Mengay nagbibigay din ng mga update sa mga malalapit sa kanya. Na mga fans daw niya kuno, sanggang dikit daw po sila ni Mengay.
pero hindi naman nagbibigay si Mengay ng update para lang po sa kanila. Hindi po ba? Although nagpo-post siya, pero yung inaasahan po nila wala. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pansinin nyo si Main Paul Kerson. Hindi siya yung laging naka-front. Hindi po ba kapag parang naghihintay lang siya ng, although bumabanat siya, di po ba? Pero gaya na sinabi natin, mga ka-Aldab, may mga point na mapapaisip talaga kayo eh. May mga point na talagang masasabi nyo na hindi yan si Main Paul Kerson, hindi yan si Mengay. Ibang Mengay ata na naman yan, clone na naman po ata. Hindi po ba? Kasi umaayo naman po yung sinasabi ng iba sa napapanood nila. Umaayo naman po sila sa mga galawan po nila. Real talk, mga ka-Aldab. Tapos bigla pa nag-trending si Mengay, no? Doon pa lang mapapaisip na po kayo na parang may mga tao talaga nagko-control. May mga tao talagang gustong pag-usapan yung pagiging clone ni Main Paul Kerson sa 8 Bulaga. Kasi nagagawa natin mag-trending. Nagagawa natin na iba to, ibuhos at talagang bahain ng mga katotohanan. Pero gaya na sinabi natin, bakit nga po ba talaga marami nakakapansin na iba nga po ang boses ni Mengay paminsan-minsan. Iba yung mga nakikita o natsyempuhan lang talaga na mga mamis, mga titas, mga senior na clone ang nakita nila talaga sa 8 Bulaga. Well, wala pong pilitan ha. Kumbaga hindi po tayo namimilit dahil sabi ko nga po sa inyo, madali lang po makilala si Main. Madali lang po ito, kumbaga malaman kung siya po ba talaga o kumbaga itong taong nirito ka ni kumbaga inayos na talagang maging para maging kahawig talaga ni Main Paul Kerson. Ito po daw ay yung sumali sa Super Serena. Alam niyo po ba na may segment po na ganyan? Pero hindi ata Super Serena yun, mga ka-Aldab. Parang, kumbaga, nasa dulo ng dila natin, mga ka-Aldab, hindi natin masabi. Hindi po ba? Medyo matagal-tagal na, mga ka-Aldab. Pero kaya na sinabi ko, kampante lang po kayo. Maging matatag. Hindi po ba? Yun lang naman po yung lagi kong pinapaliwanag. Yun lang naman po yung lagi kong sinasabi. Hindi po ba? Sa ngayon, may kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya tayong pananaw. Basta sa akin, mga ka-Aldab, kumbaga tuloy lang yung update. Tuloy lang po yung laban. Kung ano po yung sa tingin po ninyo na hindi maganda at hindi kaaya-aya, okay lang yan. Marami po pa rin pong tao ang gustong pabagsakin tayo. Kahit po napakarami mga ganap, kahit napakarami pong mga update, talagang mapapaisip ka. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kalaman ng lahat. Lalo na po sa mga taong hanggang ngayon nakikipaglaban sa Aldab Nation. Yung mga kampante, yung mga nagsasabi na ganito, nagsasabi ng ganyan. Di po ba? Kaya nga ako, hindi ako basta-basta nagpapatinag. Hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin, sila Mengay at si Tisoy. Di po ba? Tapos sasabihin nila, hindi, hindi, ganito, ganyan. Relax lang po kayo, mga ka-Aldab. Ako nga po, laging binabatigos, pero kampante pa rin po ako. Hanggat na andyan po si Mengay, at andyan si Alden Richards, relax lang po tayo. Chill lang tayo, di po ba? Lalabas din kung sino nga po ba talaga ang clone sa 8 Bulaga. Kung sino nga po ba talaga ang talagang nasa likod ng pagpapabagsak sa Aldab Nation at Sarsuela. Di po ba? Yan ang lagi niyong tatandaan, mga ka-Aldab. Yung mga Sarsuelang talagang ayaw pong mawala. Di po ba? Kung ano-ano nga po ba yung mga tinatawag sa atin. Delulo, kulto, paasa, dinadagdagan pa nila araw-araw. Sino ngayon ang bitter? Di po ba? Sila. Hindi lang po kasi nila matanggap na hindi po tayo natitinag, hindi po nila matanggap na hanggang ngayon kampante ang Aldab. Yan ang sinasabi ko, mga ka-Aldab, hindi po tayo basta-basta naapektuhan sa mga pinapakalat nila. Sabi ko nga po sa inyo, relax lang po kayo. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest
at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.